Okay? Ganito yun eh. Okay? Taka lang! So, ayan po, hapon na po kanina. Siksakin yung customer na dito sa kapitbahay namin na Toyota Hilux D4D. Ayan. So, 2KD po yun. So, ito yung alternator niya. Tuli. Ang problema po yun na umiila yung battery sa dashboard niya. So, itong problema na hindi na mag-charge ang ating alternator pulley. So, gin-check ko kanina at saka sira na rin yung bearing niya. So, pag-andar ko kanina, iba na rin pinakita sa inyo kasi na busy ko kanina kasi walang mag-video. So, binaklas ko na pero basic lang naman yung mag-baklas sa ating D4D. So, ito po yung ang naging sanin na problema niya. Itong alternator pulley, kita po niyo ito. Ayan. So, ito ay pre-wheeling siya. Ayan, pre-wheeling. Kahit pa ganun, counterclockwise, tapos clockwise, wala din, no? Ayan. So, ibig sabihin po ito, sira na po yung clutch pulley niya. Ito. Sa bearing niya. Ang, kung bago po ito, iganun po nyo. So, sasalat po yan. Ganyan. So, ito yung na-diagnose ko sa Toyota Hilux. So ito, papalitan nito. Bukas, o bibili mo bukas ito yung kanyang parts. Yan. So, ganoon lamang po ang pag-diagnose sa ating D4D na Toyota Hilux. Na ito ang naging sanhi ng problema niya. So, tabayan niyo po bukas para tutuloy po yung video natin para makita po yung charging system niya bukas. So, di pa ipinakita sa inyo lahat. So, bukas na lang po. Makikita nyo po bukas. So, yeah. Maraming salamat po. So, i-copy natin itong alternator pulley. So, okay na. Ito po yung daan niya. Ito yung tarasaya sa kanya. So, ito. Kapit na natin. Ito yung daan niya. So, pinatang ko na. So, di ko na pinakita sa inyo. Basic lang ang pagtatanggal ito. Another pulley and store. So, dito ko yung nakalagay. So, lalagay natin ito. Itong Toyota D4D. Relax. Oh. Oh, pinagyara. So, ito na. Tapos na yung ating nilagay na alternator pulley. So, pupandarin natin itong D4D na Hilux. So, ito na. Mabit niya. Okay na. So, try natin start. So, wala na yung battery lights dito. Makita ko ninyo, so okay na. Kasi ito, hindi pa rin charge ito. Ito ang sabi na mayari. So, yun ang naging problema natin. Alternator pulley. So, yun natin ulit. Yan, ito po yun, no? Chicken light niya sa battery. So, okay na. Start. So, okay na po ang andar niya. So, wala na po naging problema sa kanya alternator pulley. Wala na yung unusual noise. Tignan nyo. Sa 15 model. So, maraming salamat po sa mga manonood sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Bye-bye.